So ayun, what's up guys? Welcome back pong muli sa aking YouTube channel. Panibagong araw at panibagong vlog. Panibagong reaction video po tayo sa araw na ito. So kumusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong mga kalagayan at malayo sa anumang mga uri ng kapahamakan or mga karamdaman sa buhay. Ano po? So for today's reaction video po guys, ayan ano, atin pong pag-usapan ano at bigyan ng kaunting opinion. Reaction itong nangyaring pagpapakilala ni Sir John A. ano po at na napag-alaman po natin na mayroon pong problema ano sa pabahay ano dito kay Erica. Ano yan, pag-usapan natin ano at siyempre yung mga kilig moments ng Edrica. Ayan, shout out po ano sa mga fans ng Edrica. Hello po guys, magandang araw po mga kalingap. Subscribe natin, Cool Win. Pumunta pa ng gumaka po para may meet tayo, Cool Win. Salamat po, salamat po Kuya Bal. Subscribe po kanyang channel, Cool Win. So muli, maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang. At gaya nga po ng lagi natin sinasabi, ano, baka di ba po kayo nakadalaw sa channel ni Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Edna Vlog at sa mga Kalinga partners. Ayan, yung mga legit po na Kalinga partners, ano, at yung mga supportahan po natin, ano, yung mga Kalinga pre-actors, yung pong mga legit din na Kalinga pre-actors, ano, hindi po yung mga gumagawa or nagnanakaw ng video ng Kalinga para sa pansariling interest lamang, ano po. So ito na nga po guys, unahin po muna natin ano itong mga simpleng banat ano nitong si Edo kay Erica, na tiyak naman na kikiligin po tayo. Erica, nakaalo ko na ka ba ng quitis? Hindi. Kasi pag umili ka, may spark. Okay, ha? Ay, no. Saan mo na ko ayon? Okay yung punchline niya, ha? Spark talaga. Si Erica kaya? Eh, ikaw. Langat ka ba? Bakit? Dikit ka kasi ng dikit. Ano daw? Okay. Kaya ako yung joke. Yan ano po, unang banat pa lang yan, ano, mga punchline nilang dalawa na simple punchline lang ano, pero makikita natin na parang may merong spark ano, talagang matatawa ka or kikiligin ka ano dito sa dalawang ito. At yung punchline ni Eric ha, na parang tinamaan si Edo ano, parang sa lingwahe para mga Bisaya na igo. Na igo si Edo. Bakit daw eh? Kasi parang laging dikit ng dikit. So ilan lamang po yan ano sa mga clips na pampagood vibes nitong love team na Erica at Edo ano. Ito na po guys, panoori po natin sabay-sabay kung sino nga po ba itong si Sir John A. Sir John A po ay makikilala nyo na ngayon sa vlog na to, episode 28. Wow! Ayan na, Sir John A. Sir John A. Ayan, may salamin. Ayan. May salamin. Parang pamilyar. Parang pamilyar yung tao. Pamilyar yung katawan niya sa kanchel. Parang si tatay yata yan. Kilala natin yan. Kilala natin yan. Kilala natin yan. Welcome tayo. So, nakita po natin si Sir John A. Pero si Mr. Bintiway pala yun, ano. So, atin na lang pong i-describe ano sa mga katangian ni Sir John na yan. Ano. So, sabihin na natin ano na parang si pinakasimple lang ito sa Sir John na ha, no open po ano. Pinakasimpleng katangian ni Sir John A ay si Mr. Bintiboy na lang ano. Tawagin na natin parang si Mr. Bintiboy ano. So, ang katangian ni Mr. Bintiboy, makikita naman po natin na nasa kanya po lahat, matulungin. Ayan, mababa ang loob, maawain, at siyempre ang hindi natin makakalimutan kay Mr. Bintiboy ay yung kanyang pagiging tapat, ano, pagiging loyal niya
kung sino yung kanyang pinagsisilbihan, talagang nandun pa rin siya palagi. So shoutout na, no, kay Mr. Binti Boy. So pampa good vibes lamang po iyon. At na Binti Boy, gumanap or pinortrate niya, no, parang isinabuhay niya yung katauhan ni Sir Junay. At yun po ay bahagi lamang po ng vlog, ano po. So ito na po, nakaharap nga po ng personal ni Team Kalinga Prab ang tinatawag natin na misteryosong bigating sponsor nitong si Erica. Panuri po natin ito. Hey, sir! Ayan na, ayan na, ayan na. Okay, my guy. Ayan, andito na po kami ngayon kina Erica, Sir Junay. Ah, okay. Okay. So, andito kasama ko si Erica. Hello po! Hello po, Sir Junay. How are you? Okay lang po. Ayan. Edge. Hello po, sir. Okay lang po. Okay, okay lang ako kung ano yung yung pinag-usapan natin noon. Uh-huh. Kung ano ang difference ng price sa akin yung ones. Basta yung sa'yo, yung half a million, yung sa kung anong matitira ganoon. Ah. Oo. At saka, I think yung isang problema natin, yung lupa eh. Oo nga po eh. Ayun. Narinig ko, baka hindi, walang title yun, baka walang yun, rights only. Magiging problema natin yun. Hmm. Una po nating narinig, ano, yung pinag-usapan nila, ano, tungkol sa parang sharing, ano, nila sa pagpapagawa ng bahay ni Erica, ano. So, kay Kalinga Prab, expected naman natin, ano, na lahat ng pabayan ni Kalinga Prab ay nagkakahalaga ng talagang maabot ng half million ano. So ang mas nakakalula po dito, ano, kung yung sobra, ano, dahil mayroon nga pong nakapundo na half million din, ano, itong si Sir Junay, mas malaki pa pala, ano, sa half million, ano, yung magiging tulong ni Sir Junay, ano, para dito sa pabahay, para kay Erica, ano. Talagang makikinikinita natin, ano, napakaganda ng pabahay na ito. Ito ang magiging pinakamalaki, pinakamaganda at pinakabunggang pabahay ng Team Kalingap, ano, sa history. Yun nga lamang po, may problema, ano po. Mayroong konting problema, or sabihin natin na talagang problema na rin to, ano, kasi yung babahayan nila Erica ay siyempre kung ikaw isa kang sponsors, gusto mo maging secured yung iyong tinulong, ano, hindi magkakaroon ng bulilyaso or parang mawawalan ng saysay, di ba? Maniniguro tayo, di ba? So tama naman yung kay Sir John, eh. Kailangan i-secure yung title, ano, ng lupa. So sasayang po kasi kung ang pagbabahayan mo, yung titirikan mo ng bahay ay rights lang, ano, rights lang. Tapos ang bahay mo napakaganda, mansyon or bungalow, di ba? Tapos pagdating ng panahon ay kunin, ano, bawiin ng totoong may-ari yung lupa. So sayang yung binahay mo doon, yung pinatay mong bahay doon. Although siguro naman ay bibigyan ka rin ng konsiderasyon ng may-ari ng lupa, pero bibihira po yung ganyan, ano. Ang nangyayari po yung katalasan talaga ay pag binawi ang lupa, so yung mga nagtayo diyan ng bahay ay lahat po yan ay maaalis, ano po. So yun po yung isang problema, ano, dito sa pabahay para kay Eric. So sana makakita sila ng lupa na mabibili na mayroong titulo, ano. So para tuloy-tuloy na po yung project na pabahay dito para kay Erica at sa kaniyang pamilya. So pakinggan po natin, ano, yung ibang mga tulong na maaaring i-offer nitong si Sir Junay para dito kay Erica. At hindi lamang po siguro para kay Erica, ano. So panoorin lang po natin ito. Siyempre may mga, ano, rin viewers, yeah, no, na tawag dyan, nagtatanong bakit si Erica po yung natulungan niyo po, na pili na matulungan. Sa akin lang naman simple lang yan. Nung nakita ko nung una nung si Joel, nakita ko na kaagad na siya rin gusto kong tulungan. Nung inasa niya sa iyo, opo, siyempre the more na po siya na talagang worth, na deserve niya talaga ang attention. Kaya
yung puso ko na once para sa kanya talaga na affected ako doon. Message ko kay Erica, kailangan mo mag-aral ka mabuti. Yun ang importante para at least matulungan mo para someday na pag matapos ang pag-aaral mo, ikaw din matutulungan mo ang magulang mo, sa family mo, sa lola ka, sa lolo mo. Alam ko kung paano mo, how important they are to you. Yun. Ganda naman ang message niya. Mapapa ako pag matapos mo yung nursing. Opo, salamat. Ano po, Sir Jun A, thank you po kasi po kami po yung napili mo pong tulungan. Di po nagdalawang isip po na bigyan po kami ng ganitong opportunity po para po mabago po yung buhay namin. Kaya po, sobrang thankful po kami ng buong pamilya. Tatanawin po namin na utang na loob yan habang buhay po namin yun. Tatanawin po. Salamat po ng marami po. Marami pang dadating dyan. Yun, grabe ano? Grabe yun. Sa vlog po tayo ngayon. Palakpakan natin doon, Sir Jun A. Grabe. Sobrang bait yung Sir Jun A. So ayun ano po, nasabi po ni Sir Jun A, ano kung bakit si Erica ano yung kanya napili na talagang tulungan ano. So yun na atin na lang pong i-analyze na na-touch ano si Sir Jun A sa sitwasyon nitong sila Erica nung na-vlog siya ano na scout siya ni Kalinga Pruwell ano. So kaya ayun doon niya na napagdesisyunan ano sa kanyang puso ano sa puso niya na talagang deserve na tulungan ano itong pamilya ni Erica. At take note po ano, napakarami pa daw pong darating na tulong para kay Erica ano, hindi lamang yan ano. Ang sabi ni Sir Jun A ano, hindi lamang yan ano, mas marami pang darating na tulong para kay Erica. So alam niyo po guys, itong mga ginagawa ni Sir Jun A, parang ito po ay isa sa kinaiinggitan ano ng mga naninira ano kay Erica. Itong mga biyaya, kung di po tayo nagkakamali, ay isa siguro ito ano sa kinaiinggitan no. Nakikinikinita natin eh, parang may connection ano yung ginagawa kay Erica. Itong mga biyaya ang natanggap niya. Kaya naman yung mga nambabasa sa kanya ng mabalahor ay talaga namang mamatay-matay sa inggit. So, yun nga po guys. Napaka very generous ano nitong si Sir Jun A ano, at talagang noon pa man ay sulit Kalingap na pala siya, taga panood, taga hanga ng Team Kalingap. Kaya ayun, ang puso niya ay talagang napukaw sa pagtulong ang puso niya, at ngayon nga po ay isa na siyang malaking sponsor sa ano ng Team Kalingap. So isang malaking tulong po, isang malaking karangalan kay Sir Jun A. Maraming salamat sa inyo Sir Jun A ano, at talagang nakaka-proud po ano yung mga ginagawa nyo para sa Team Kalingap. So salute po sa inyo Sir Jun A, at nawa ibalik sa inyo ng Panginoon ano yung mga biyayang pinagkakaloob mo sa ibang tao ano, ibalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. Sa Edrica fans, ayan yung mga fans po ng Edrica, shoutout po sa inyo lahat, napakarami din po ninyo ano. At yun, gaya po ng ating laging sinasabi, mag-iingat po tayong palagi kung saan po tayong panig ng mundo naroroon. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.